Wondering ka ba kung ang lalaking napili mo ay napapagod na sa relasyon niyo? Yung tipong nakikita mo at napapansin mo na parang gusto niya ng sumuko pero hindi mo malaman kung ano nga ba yung mga senyales. Kung paano mo malalaman talaga na totoo yung hinala mo na gusto niya nang bumitaw sa relasyon niyo? Well, kung isa ka sa mga taong nakakaramdam na parang gusto ng sumuko ng partner mong lalaki, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa'yo. Dahil today ang pag-uusapan natin ay ang pitong senyales, kapatid, na napapagod na ang lalaki. Kaya kung interesado ka malaman kung ano yung pitong yan, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan kang maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang senyales, kapatid, na ang lalaking mahal mo, lalaking pinili mo, lalaking akala mo makakasama mo habang buhay ay nararamdaman niya na gusto na yung sumuko sa relasyon niyo ay kapag hindi niya na gustong makipag-usap sa'yo. Napapadalas na ba na masyado siyang busy sa kung anumang bagay na naatupag niya? Wala na kayong time para mag-usap, magkaroon ng big time, magkaroon ng deep talk, di ba? Kung nararamdaman mo na yan sa relasyon niyo, kapatid. At tingin mo naman hindi ka naman iiwan ng partner mo. Mas mainam pa rin, kapatid, na i-open mo sa kanya yung nararamdaman mo na yan. Para aware siya na nakikita mo yung mga kinikilos niya. Para ma-aware din siya kung ano yung nararamdaman mo habang ginagawa niya yung mga bagay na yun. Lalong-lalo na at nawawala na siya ng oras para sa'yo. Para makipag-usap, maikwento yung buong sarili niya. Maging bukas na libro para sa'yo. Yun ay kung gusto mo pang iligtas yung pagsasama niya. Yan ang unang senyales, kapatid, na napapagod ng lalaki. At ang ikalawa, kapatid, kapag nawawala na yung kilig sa pagsasama niyo. Napapansin mo ba na wala na yung mga surprises, wala na yung mga date night, wala na ba yung babe time, sexy time, yung mga ganyan. Mga okasyon na kung saan kayong dalawa ay nagkakaroon ng unity at nagkakaroon ng kilig factor sa inyong dalawa. Hindi mo na nararamdaman na parang bata na nagbablush kasi nga sobrang na-appreciate mo yung mga bagay na binibigay niya sa'yo, masorpresa na ibinibigay niya sa'yo, ipinaparamdam niya sa'yo yung pagka-espesyal mo para sa kanya. Kung nawawala na yan sa relasyon niyo, isa yan sa mga senyales, kapatid, na napapagod na yung lalaki sa relasyon niyo. Dahil kung hindi, kapatid, gagawa at gagawain ng paraan every single day para iparamdam sa'yo kung gaano kaka-importante at kung gaano kanya kamahal. Ganon mag-express ng pagmamahal ang mga kalalakihan. Kaya kung nawawala na yan sa relasyon niyo, especially kung nawawala na yan, kapatid, sa lalaking mahal mo, hindi niya na ipaparamdam yan sa'yo, isang senyales ka, kapatid, na pagod na siya sa relasyon niyo. Okay, proceed tayo sa ikatlo. Hindi ka na niya priority. Yun na, wala na siyang oras sa'yo, wala na siyang panahon sa'yo, wala na siyang binibigay na pagkakataon para magkausap, magkasama, magkita, mag-big time, enjoy nyo yung company ng isa't isa. Wala na yun, kapatid. Kung wala na yung kapatid at mas may mga bagay pa siyang inuuna kumpara sa'yo, isa yan sa mga senyales, kapatid, na gusto nyo nang bumitaw. Napapagod na siya sa relasyon nyo. Magawa na siya ng way para dumistansya o idistansya yung sarili niya sa'yo. Okay, proceed tayo sa ika-apat. Hindi na siya excited sa'yo. Diba napansin nyo kapag ka sobrang in love tayo sa isa't isa? Parang ang sarap-sarap na mag-uusap tayo palagi, mag-chat tayo palagi, mag-text tayo palagi sa mahal natin. Excited tayong gumising sa isang umaga na alam natin na magiging masaya yun dahil nakatagpo tayo ng tao, magmamahal at magbibigay sa atin ng importansya. Yung excitement na nararamdaman natin yan, kapatid. Yan yung mga bagay na nagpapaburn sa relasyon na meron tayo. Kung wala na yan, kapatid, sa relasyon nyo, isa yan sa mga senyales na napapagod na kayo sa isa't isa. Ngayon, kung ikaw ganun pa rin yung pinaparamdam mo sa taong mahal mo, na excited ka pa rin na makikita siya tuwing uuwi siya galing trabaho, excited ka pa rin na makakasama mo siya dahil day off niya, mga ganun, tapos siya hindi na siya ganun ka-excited, ganun ka looking forward na makasama at makabanding ka niya. Yan yung mga senyales, kapatid, na napapagod na sa relasyon ninyo yung taong mahal mo, yung lalaking pinili mo.
makaipusig tayo sa ikalima, palaging mainit yung ulo niya. Yung tipong palaging ikaw yung nag-a-adjust, palaging ikaw yung nagbibigay ng space para makapag-isip-isip siya, maging maayos yung takbo ng isipan niya. Yung tipong kahit sa napakaliliit o even sa mga malalaking bagay, palaging mainit ng ulo niya. Yan yung mga senyales, kapatid, na napapagod na siya sa paulit-ulit na buhay niya. At syempre, kung napapagod na siya sa paulit-ulit na buhay niya, nagsasawa na rin siya sa mga bagay na meron siya. At isa yung relasyon nyo sa meron siya, kapatid. Kaya naman, isa yan sa mga senyales na mapapansin mo sa mga lalaki na napapagod na sa relasyon. At ang ika-anim na senyales, kapatid, naghahanap na siya ng away. Yung tipong gumagawa na siya ng paraan para magalit ka sa kanya, o ikaw na mismo yung sumuko, ikaw na mismo yung bumitaw, ikaw na mismo yung mapagod. Kapag ganyan yung pinaparamdam sa'yo ng partner mo, kapatid, ibig sabihin lang nun, gusto niya nang bumitaw pero ayaw niya na siya yung gagawa ng paraan. Masira o magkahiwalayan kayong dalawa. Yung tipong ikaw yung pinapagawa niya ng reason para masira yung pagsasama niyo. Ma-blame sa'yo yung pagkawasak ng pagsasama niyo. Kasi hindi niya gagawin na gumawa ng way para mag-away kayo kung wala siyang reason, di ba? Wala siyang gustong ipahiwatig, wala siyang gustong ipakita, wala siyang gustong ipaabot sa'yo. Not unless gusto niya na talagang bumitaw sa relasyon niyo at gumagawa na siya ng way para magalit ka sa kanya at ikaw na mismo ang sumuko. Okay? Proceed tayo sa ikapito. Last but not least, kapatid, ikapitong senyales na pagod na ang lalaki sa relasyon niyo ay kapag wala na talaga at all yung pagmamahal niya sa'yo. Naramdaman mo na ba o sinabi niya na ba sa'yo na pagod na ako sa ganito? Ayoko na. Tigilan natin to. Nasabi niya na ba sa'yo mga tagang tapusin na natin to. Hanggang dito na lang siguro tayo. Kung isa sa mga taong nasabihan na ng partner niya ng mga ganitong salita, isang malaking senyales lang yan, kapatid, na gusto niya nang bitawan yung relasyon niyo. Pero ayaw niyang sabihin sa'yo yan ng direkta. Gusto niyang ikaw yung makapansin, ikaw yung makagawa ng paraan para maghiwalay na kayong dalawa. At usually, yung mga lalaki na yan, kapatid, kapag ganyan yung pinaparamdam sa'yo, yan yung mga lalaki na hindi kayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Kaya palaging it's up to you pa rin, kapatid, kung ilalaban mo pa ba yung relasyon o hindi na. Kung naniniwala ka pa rin ba na mababago siya o hindi na. Kung kaya mo pa bang hilutin hanggang sa maging okay kayong dalawa o hindi na. Kasi ikaw yung magdedesisyon kung paano tatakbo yung relasyon nyo. Ikaw rin yung magdedesisyon kung ano yung magiging part mo sa pagsasama yung dalawa. At ikaw rin ang makakapag-design kung ano yung magiging hinaharap nyo ng dalawa. Kaya, even if makita mo itong mga senyales na ito sa taong mahal mo, kung para sa'yo, siya na talaga yung dawan mo, sigurado ako na hindi mo yan bibitawan kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa relasyon nyo o sa taong mahal mo. Make sure na hindi ka mag-end up na mag-isa. Kaya nandito ako, pinapaalalahanan kita, kapatid, na itong mga senyales na ito, kapag napansin mo sa taong mahal mo, ay pwede mo pang ayusin yung relasyon nyo as long as handa rin makipag-cooperate yung taong mahal mo. Handa rin siyang maging open sa'yo. Handa rin niyang i-voice out sa'yo yan kapag ka sinubukan yung pag-usapan yan sa pagsasama nyo. Kaya laging magkaroon ng deep and meaningful talk para ma-assess nyo lahat yung mga problema ang darating sa buhay nyo. Katulad ng mga ganitong problema, ganitong senyales, dahil magiging maayos ang relasyon nyo kung handang maging bukas ng bawat isa sa inyo. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video na ginawa ko ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po ito sa channel ko at pakisubscribe ang channel ko. Hit also the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, ayun na mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood and I will see you on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. God bless.